I was once a product of a public school, at naranasan ko yung buhay sa pampublikong paaralan nung kapanahunan ko. May kahirapan at walang libro. Kung meron man libro, 5 hanggang 10 bata ang nagsisharing para makahawak lang ng nasabing libro. So, kahit na magagaling ang mga nagtuturo, may kakapusan pa rin dahil nasa kakulangan ng mga gamit. Nung ako'y mapasok, I was given a chance to be the local chief executive ng bayan ng Mariveles, pinukos ko yung aking panunungkulan sa programang pang-edukasyon ng mga bata. Pati yung health programs ay pinag-ibayo natin. At nais kong yung dinanas namin sa pag-aaral ay hindi nila danasin. "The youth is the hope of our fatherland," wrote Jose P. Rizal, our foremost national hero. In fact, our Filipino culture, from whatever region, bestows a special place to children. Parents will give everything for their children. Grandparents and elder relatives dote on the small ones, even up to the time they marry. But where are the youth and children of today? Enrollment in the public school system has steadily increased over the last few years. This, however, does not mean that all children of school age are in school. In the urban areas, we witness everyday street children begging for alms and food. In the rural areas, we see children out in the fields or at sea, helping their parents earn their daily food. Our children and youth are becoming adults, too fast and too soon. 165 kilometers away from Manila, in Bataan Peninsula is the municipality of Mariveles. It is protected by a cove at the southernmost tip of the province. The mere mention of Mariveles evokes images of history. It was the starting point of the infamous death march during World War II. After independence, Mariveles became host to the first export processing zone in the Philippines, beckoning to its shore foreign and local investments. The transformation of Mariveles into a hub of industrial activity has brought renewed wealth and progress to the municipality. Hungry for work, workers from all over Luzon troop to Mariveles, churning out products to satisfy the demands of the world market. It is in this context that the program for the protection of children began. Para sa mas maayos na paliwanag, hayaan mong simulan ko ito sa paano talaga nagsimula ang Mariveles sa ganitong programa. Sa pagkakapili ng Mariveles as part of the ECCD Municipality, ang nag-contribute kung bakit nakasama ang Mariveles doon, hindi doon sa mahirap ang Mariveles, hindi doon sa maraming malnourished sa Mariveles, kundi doon sa mataas ang dropout rate namin. Alam namin anong factors na nag-contribute bakit napili ang Mariveles at marami ang dropouts. Ito yung dahil doon sa pagkakaroon namin ng economic zone. At kapag nagkaroon ng layoff o retrenchment sa mga empleyado, mga dating naninirahan dito, lumilipat sila ng tirahan. Malaking contribution yung migration of workers. Pag wala ng trabaho ang mga magulang, lilipat sila sa ibang lugar. Maraming mga bata ang naapektuhan, lumilipat ng ibang tirahan ng mga magulang. So hindi na nakakapagpatuloy. Mariveles has changed and will continue to change to adapt to the challenges of the times. Once a tranquil fishing community, it now has a robust shipbuilding and repair facility. With the presence of various locators in the economic zone, Mariveles has a large transient population. Once with only a few thousand residents, it now has the fastest growing population, supporting various industries and allied services. And now come the children. Under the leadership of Mariveles Mayor Jesse I. Concepcion and with strong support from the Sangguniang Bayan, the Early Childhood Care and Development, or ECCD law, was slowly and surely implemented in the municipality. It created the Mariveles Council for the Protection of Children as its policy and implementing arm towards making the municipality child-friendly. First was enabling the municipality to ensure the critical years in the life of the child,
This covers children 0 to 6 years old. This meant that pregnant women were well taken care of. The Under 5 program ensured the child's survival for the first 5 years of her life. At age 3 to 4, children were encouraged to attend daycare centers. And meron pa rin po tayong isang programa na talagang ang nakikinabang po ay yung ating mga pre-eleng mga baker. Sa ibang bayan po, may mga daycare centers. Pero hindi po lahat ng barangay nila may daycare centers. Sa bayan ng Mariveles, we have 18 barangays. But we have 43 daycare centers. Pagbubukas ng isang center, hindi biro. Pakikipag-usap ka muna sa barangay, hanapin mo yung mga batang may mga needs. Dahil sa alyon, dumami na yung mga bata more on indigent dahil ang trabaho ng mga magulang doon, more on plantation. Kaya hindi ganun yung kakayahan ng mga magulang na magpaaral o magdala ng mga bata sa kinder school. So, nag-put up ng isang daycare center. Capacity development activities were provided to the frontline workers, the unsung heroes, the daycare teachers. Services were professionalized with teachers coming from the most capable and committed graduates. The Mariveles LGU matches this with its continuing teachers development program to upgrade its formators to become child specialists. Workshop, seminar na binibigay po namin para po lalong mapaganda, mapalawak ang kaalaman ng mga daycare worker para po kada dumarating po yung buwan ng pagpasok muli ng mga bata, ay nakaayos na po ang kanilang kaalaman. Kaya nga po yung inaccredit po kami, umidinalibate ng national level ng Council for the Welfare of Children, natutuwa ko rin pong sabihin na nag-comment po sila na ang ating po mga daycare worker ay hindi na lang dapat simpleng daycare worker o service provider ang itawag, kundi dapat po ay child specialist na. Ito po ay isang malaking papuri, hindi lang po sa tanggapan namin, kundi po sa kabuuan po ng local government. Dahil ibig po sabihin, hindi lang kami sa munisipyo o dito sa lokal namin ang nakakakita ng mga kakayanan po ng ating mga daycare workers dito sa Mariveles. Kaya nga po ang ating pong local government hindi nagsasawang tulungan sila. Yung serbisyo ng daycare dito sa Mariveles ay talaga pong patuloy na lumalago. Pareho pong magkakaroon ng effort sa ngunian bayan, local government at barangay level po natin. So yung pong ating mga daycare worker ay lalo po silang nagiging agresibo sa pagtuturo at lalo po nagiging dedicated sa pagbibigay ng serbisyo. Parents are a child's first teachers, and the home, a place where the child first experiences a loving and nurturing environment. It is for this reason that parents play a very special role in the child's mental and physical development. Daycare centers supplement this by providing an environment where children 3 to 4 years old develop their psychosocial skills. Magkaroon ng pamilya, mag-aaruga sa akin. Dito sa Mariveles, karamihan ang nanay ang nasa trabaho, ang tatay ang nasa bahay. Sa akin, malaking bagay bilang ama, ako ang kasama ng bata, paggising, pagpasok, paghatid, lahat ng bagay na ginagawa ng isang ama ay naibibigay ko sa aking anak. Lalo na yung iba na iniiwanan lang dito ang mga anak para maturuan, maihubog sa tama pagpasok ng kinder ay hindi na ganong mahihirapan. Sa panahon na narito, ang anak ko natutong bumasa, magsulat, kumanta, magdasal, at maglaro. Higit sa lahat, natutong makisalamuha sa kanyang kapwa bata na dati naman hindi ganon. Nasa loob lang ng bahay, parati lang siyang nakakulong, sisirip sa may gate. Pero nung nag-aral na siya, doon ko nakita yung development na nangyari. Ang pangunahin po namin laging iniisip na sangkap ay ang malunggay, kalabasa, carrots, na alam po nating mahirap ipakain sa mga bata. Ngayon din po nakakain na rin sila ng mga gulay katulad ng repolyo, na nung una po kapag naghahanda kami, ilagi po inilalagay nila sa gilid ng plato. Alam din po nila na kapag kinain nila yon, may iwas nila sa sakit, gagandang katawan nila, ang kutis nila,
at matutupad nila kung ano man yung gusto nila dahil alam nila lalakas na masustansya, malusog ang katawan at matibay sa anumang sakit. In December 2000, the Philippine Congress passed Republic Act 8980, otherwise known as the Early Childhood Care and Development or ECCD Act. The law enjoins all, particularly local government units, to promote the rights of children to survival, development, and special protection with full protection of the nature of childhood and its special needs. It also supports the role played by parents as primary caregivers and their children's first teachers. The law also encourages the active involvement of parents and communities in ECCD programs and promoting community development efforts that improve the quality of life for young children and their families. The ECCD compels all to foster an environment conducive towards developing the full potentials of children, physically, mentally, and emotionally. The local government unit of Mariveles, under various administrations, has not been remiss in providing services to its youth and children's sectors. It has increased its budgetary allocations to match the needs of its increasing 0 to 17-year-old constituency. Nung makita ng aming punong bayan na maganda ang programa, in-expand ito at tinagdagan pa ng dalawang barangay, kaya naging 8 ang beneficiaries ng ECCD program. Isinakop ang 7 to 17 years old. Nagsimulang bumuo ng Municipal Council for the Protection of Children na pinangungunahan ng aming punong bayan. Isinama yung mga various stakeholders sa larangan ng pang-edukasyon, pangkalusugan, maging sa religious sector, mga kabataan, nakasama din yung aktibong partisipasyon ng sangguniang bayan. Since 2006, efforts have been undertaken to consciously develop, implement, and monitor programs and other innovations focused on children 0 to 17 years old. Across time, the Mariveles LGU has developed child-friendly and child-sensitive strategies under the acronym CHILD. C. Creation of a better and responsive environment for children. H. Harmonization of or higher LGU budget for children. I. Involvement of all stakeholders. L. Legislation to institutionalize the rights of the child. And D. Development of programs and projects putting the child at the center. Under the leadership of Mayor Jesse I. Concepcion, strategic and short-term programs were developed and implemented. It has instituted the Local Development Plan for Children, or LDPC, as a municipality's strategic roadmap for the sector. The LDPC defines the roles the various stakeholders will play for the development of youth and children. It touches on proper nutrition and health care, basic quality education, and protection against abuse and exploitation. Children's voices and opinions are important in the development and implementation of children's programs and services. Towards this end, child representatives sit at the Council for the Protection of Children at the municipal and barangay levels to ensure that their voices are heard and responded to. Through the Mariveles Council for the Protection of Children, special attention is being provided to children with disabilities, such as the speech and hearing impaired, and special children. The Mariveles LGU, through the efforts of Dr. Sunny V. Rueda, has established the Dong In Tulay Center. It was donated by the Korean Dong In Group of Companies to provide community-based rehabilitation services for special children and persons with disabilities. The local government of Mariveles has also increased its presence in indigenous communities. It has established schools, daycare to high school, and health centers in these areas as a strategy to bring development even to the remotest parts of the municipality. Kulang po tayo sa mga gamit sa eskwelahan. Unang-una po yung libro. So inihain din po natin sa punong bayan na magkaroon tayo ng libro sa bawat paaralan natin. Inaproban po nila na mabigyan ng one-on-one na libro ang ating mga kabataan. Hindi po lahat ng bayan, hindi po lahat ng paaralan ay may one-on-one. Pero dito po sa Mariveles, lahat po ng bata namin, sobra-sobra pa kami sa libro.
train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito po ang naging panuntunan ng mga guro ng paaralang Antonio G. Llamas Elementary School sa paghubog namin sa aming mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito ay nakamit ng aming paaralan. Once in our lifetime ay naging champion ng National Achievement Test. Nakamit din po ng AGLES ang Level 1 na accreditation program for public elementary school. Ang SPED, yung special child natin, meron po tayong 6 na mga guro sa hearing impaired, mentally retarded natin, sa deaf, sa blind. Sila po ay makakaasa na ang lahat ng tulong at suporta sa paaralan ay shared to the least, to the last and lost in our society. Nagkaroon ng pagpapasa ng mga batas. Yun nga po yung comprehensive program for children, yung aming children's code. And then nagkaroon ng mga programang iba pa, gaya nung pagkasaayos ng operation sa internet, pagbabawal doon sa pagbebenta ng mga sigarilyo sa mga bata, lalo na yung mga nag-aaral. Nagkaroon din ng mga batas. Ipinagbabawal yung pagkagala ng mga bata sa oras ng klase. Kasi noon, problema kami sa pagpasok ng mga fraternity gangs. Nagkaroon ng programa ang pamahalaan na ipasok yung mga ibang nawala sa school doon sa alternative learning school na kung saan sila ay makakapag-aral. Meron po tayong mga out-of-school youth na talagang hindi po napapansin. Bakit may ganon? Ano ba ang magandang programa doon? So, reason po ng tao kung bakit hindi nakakapag-aral ay sa kawalan ng pera. So kung yung school ay malayo po sa bata, hindi rin po mararating yung paaralan. So ang tinarget po natin, dagdag po tayo ng mga classroom, schools na ngayon, pati yung Biyaan Aita, and lahat po ng barangay natin sa buong bayan ng Mariveles, meron po tayong alternative learning school, na alternative learning center. At the local level, the different barangays of Mariveles have developed innovative programs and projects designed to better serve the children. The annual search for the most child-friendly barangay is a friendly competition to ensure functionality of the barangay councils for the protection of children. Various events are also held in October. Designated as a month for children, the Mariveles LGU provides free newborn screening, gives recognition to the leadership abilities of children aged 5 to 6, while the 3 to 4-year-olds showcase their talents in the arts through singing, dancing, poem reciting, and painting. Through the Municipal Health Office, pregnant women are continuously being informed and educated on the importance of pre- and postnatal checkups to their health as well as their babies. To ensure 24/7 children's protection, all barangays have created women and children's desk officers to respond to cases of child and women's abuse. Nagbibigay din kami ng mga libro na pambata, pang elementary. Lalandin kami ng pondo para sa feeding program, para hindi lang sa elementary kundi pati sa daycare, at lalo na yung mga pasilidad ng school. Pero lalandin kami ng pondo yan para kahit pa paano makatulong ang barangay. Ang SK, napaka-very supportive din sa mga bata. Tutok talaga nila sa kabataan every year. Nagbibigay sila ng mga notebook, mga school supply. Ang maganda pa pong ibinigay naming programa ay libreng sakay sa mag-aaral. Pinagkaisahan po ng konseho namin na ipasa ito sa dahilan po na yung ibang mga bata na hindi makapasok, para po walang dahilan, ibinigay po namin yung libreng sakay para lahat po ng bata ay makapasok sa kanilang paaralan. Tulad po ng mga programa po sa kabataan, yung mabigyan po namin sila ng magandang playground, tsaka po yung library para makapag-aral po sila. Pag Sunday po, nandito sila sa aming library upang mag-aral. Ang po kaming dalawa ni Mayor Jesse Concepcion, pagdating sa child friendly ay full support ang legislative.
sa executive. Hindi lang yun, umpisa mo pag sa mga budget yan o may kailangan, kinagausap ko agad yung kasama naming konsyales. Yung minority, kinagausap ko din. Pagdating sa kabutihan ng bayan ng Mariveles, hindi sila tumututo. Kaya maganda yung samahan namin ng executive challenge natin. Like Jose Rizal wrote more than 100 years ago, we are confident that the children and youth of our country, particularly the children and youth of Mariveles, will indeed be the hope of the fatherland. Nandi-discuss namin sa Municipal Council for the Protection of Children dahil lahat naman ng members ng council, iisa na yun. Talaga napakahalaga nito eh. Yung kabataan, eh, yan ang mga susunod na henerasyon na mangangalaga sa ating bayan, sa buong bansa. Pag ang mga kabataan nabigyan ng mga tamang atensyon ng pamahalaan sa kakayanan din ng pamahalaan, eh magpo-produce tayo ng malusog na kabataan na madaling makaka-absorb sa kanilang pag-aaral at dadating ang panahon, alam nila kung ano ang kalalagayan nila sa society, sa lipunan. Meron ng mga ilang magulang na bumabalik at nagpapasalamat at ngayon eh professional na yung kanilang mga anak na hindi nila akalaing makapagpatapos sila ng kanilang anak sa kirap ng kanilang buhay. At nais natin maging mabunga yung programa at magkaroon kami ng mga kapakipakinabang na mamamayan sa pagdating ng panahon. Kung kaya ngayon pa lang ay umpisa na namin na lingapin lalo't higit yung mga mahihirap naming mga kababayan na gusto natin sila magkaroon ng magandang pundasyon, magandang edukasyon upang sa ganun magbigyan sila ng pagkakataon na umugad na kung may angat yung antas ng kanilang pamumuhay sa mga darating na panahon. Just like the Mariveles port of yesteryears, which provided shelter and comfort to distressed merchant ships, the Mariveles of today, with the leadership of its Council for the Protection of Children, serving as a beacon, actively seeks to protect and nurture its children and youth for the challenges of tomorrow.